At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Bisit na buhay ito, nakakainis. Pare Bunjeng, bakit parang galit ka? Anong nangyari sa'yo? Eh, paano hindi ako maiinis eh? Napurnada yung racket na naman sana natin, pare. Ha? Bisit. Eh, anong racket yan? Alam mo, nagpunta kasi ako sa harap ng tindahan nila, Darwina. Tapos, nakita ko na may ambulansya na nakaparada. Bagong-bago pa ang gulong. Tapos, nang tatawagan na sana kita para dalhin yung mga gamit na pambaglas sa gulong eh, lumabas na yung driver. Tapos, pinatabo na ng matulin. Munti pa ako masagasaan. Ano? Eh, nakilala mo bang driver? Hindi, pare. Dahil naka-shade eh. Nakakainis talaga, pare. Nakakabwisit. Tama na yan, pare. Magpasalamat ka na lang dahil hindi ka nasagasaan. Hindi, lalamain ka na mamayang gabi. Ano? Hoy, pare! Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako. Buti pa. Umutang na lang muna tayo ng merienda natin kay Darwina. Ay, nako! Uutang kayo! Naku, sorry. Magsasara muna kami dahil may emergency, ano? Ha? Anong emergency yan, Darwina? Ay, nako! Uutang kayo. Naku, sorry. Magsasara muna kami dahil may emergency. Ha? Eh, anong emergency yan, Darwina? Hindi nyo ba alam? Ha? Yung ambulansya na galing dito. Bagong ambulansya yon ng munisipyo, no? At sabi ng driver, may tumawag daw sa opisina nila. May susuko daw sa ospital si Kapitan Karyong. Dahil inatake yata ng high blood. At parang 50-50 yata. Huh? Ewan ko. Kaya umalis na kayo. At magsasarado muna kami sa araw nito. Sige na, alis! Said, kamuntik na akong masagin ang ambulansyang yon. Tanga talaga yung driver. Eh, sino kaya ang pasyenteng ng ambulansya na yon? Parang nagmamadali. Kagawad, Aisyong! Kagawad! Oh, boy! Boy support! Ay, boy sibuyas! Bakit? Anong nangyari? Pininahan ka rin ba ng dumaan na ambulansya? Ha? Eh, hindi kagawad. Nukod. Yan, ikatutuwa mong sasabihin ko sa'yo. Ah, bakit? Ano ba yan, ha? Ano? Kagawad, alam mo ba kung sino ang pasyenteng laman ng ambulansya na yon? Ah, sino ba? Ha, sino? Si Kapitan Kayong yon at naghihingalo na ng isinakay sa ambulansya. Ano? Ha? Ayos! Ayos! Ah, kung mang naghihingalo na, may posibilidad na hindi na siya aabot ng ospital. O, kagawad, maabutan ng malagutan ng hininga sa daan yun. Oh. Tapos, doon pa dinaan sa malubak na daan. Maraming malaking butas doon dahil aayusin daw. Naku, haba-haba ng traffic doon. Ay, buti nga yan sa kanya. Mamamatay na siya. Ito na yung pinakaasam-asam ko. Yung mamatay na ang numero unong kalabang ko. Kagawad, yung pangako mo sa amin ni Bunjing, ha? Kung administrator ka na, huwag mo kaming kalimutan. Sige, kailangan malaman ito ni Paring Adong. Ha? Tiyak na matutuwa yun. Sige, maiwan na kita, boy, ha? Pupunta ka agad ako sa bahay ni Pare Adong.
Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Kanina pa ako kinakabahan, pero hindi ko alam kung bakit. Ah, wala pa si Rudolph. Siguradong mamaya pa darating yun. Oh, ang cellphone ko. Nagri-ring. Sino kaya itong tumatawag? Ah, si Pining pala. Bakit kaya? Masagot niya. Hello, Pining! Bakit ka napatawag? Veronica! Nako, may masamang balita! Ha? Masamang balita? Ano yun, Pining? Ano? Si Kapitan, isinugod na naman sa ospital. Ha? Inatake na naman siya. At sabi ni Vice Mayor Agaton, nasa kritikal na kondisyon. Naapektuhan niya to sa heat wave. Ano? Hindi totoo yan, Pining! Hindi totoo yan! Hindi! Ang mabuti pa, maghanda ka na. Dadaanan kita dyan. At punta natin siya kaagad sa ospital. Oo, sige, sige. Daanan mo ako dito. Gusto ko makita kaagad ang lagay ni Honey ko. Ay, si Kapitan! Ah, may kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang, nandyan na. Ah, ikaw pala, pare Asyong. Oh, may dala kayatang alak at yayayain mo akong mag-inuman tayo. Hindi, pare. Ah. Wala akong dalang alak. Parang mahalaga yata nga sadya mo. Halika, pumasok ka, pare. At dito na tayo magkwentuhan sa loob ng bahay. Pare, huwag kang masyadong sasandal sa upuan. Ha? Bago nga paggawa sa upholstery iyan. Oo nga. Alpumbra pala ito, ah. Mahal ito, pare. Pare. Mahal. Teka. Ano ba nga sadya mo? Bakit parang masaya ka? Pare. May magandang balita ako. Tiyak, matutuwa ka rin dito. Anong magandang balita yan, pare? Pare, si Karyong. 50-50 na. Nandoon na sa ospital ngayon at baka iuwing bangkay na. Ano? Oh! Ayos, pare. Halika, mag-inuman na tayo. Magbunyi tayo dahil umayon sa atin ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, pare. Sagot ko ang ala kada pulutan. Sige, pare. Huwag kang mag-alala. Kapag pupunta ka rin sa bahay, ako rin ang sagot sa inumin at pulutan natin. Sige na, pare. Ilabas mo ng alak at pulutan. At umpisa na natin ang pagbubunye. Oo, pare. Magbubunye tayo sa gabing ito. O, Bebang, mabuti naman at nagpunta ka dito sa Barangay Hall. Bakit ba? Wala akong nadat nang dito. Saan nagpunta sina Pining at Veronica? Hay naku, kagawan. Hindi mo pa yata alam ang balita. Ha? Bakit? Ano bang balita yan? Baka yung tungkol sa nangyaring lindol sa Taiwan. Alam ko na yun. Hindi yun, kagawan. Hay naku! Huli ka na pala sa balita. Hindi mo alam hanggang ngayon. Ano ba yung sinasabi mong balita? Hindi mo ba alam na umagang-umaga isinugod namin ni Vice Mayor Agaton sa ospital si Kapitan? Ha? Bakit? Anong nangyari kay Kapitan? Inatake na naman siya sa puso dahil sa na-heatwave yata at nasa critical na kondisyon ngayon. Ano ba? Kumusta nang lagay niya ngayon? Nasa ICU siya
at nag-aagaw buhay. Ha? Nako, delikado to. Huwag naman sarang matuluyan. Dahil kung mangyayari yun, mapapasakaman nila kagawad asyong ang kapangyarihan. Oo nga dapat na malampasan ni Kapitan ito para hindi magtagumpay ang plano ng demonyo. Diyos ko po, huwag mo po sanang ipahintulot na mangyari ang pinagagambahan ko. Huwag naman sana. Ay, Benito, nandito ka lang pala sa chopper. Huh? Kanina pa kita hinahanap dahil may gagawin tayo. Mabuti naman at nagpunta ka rin dito, Ambring. Halika, samahan mo akong magdasal. Ha? Nako! Pagbuhatin mo na lang ako ng mga mabibigat na bagay. Huwag lang niyang magdasal dahil wala akong alam dyan. Naku, hindi mo alam ang magdasal? Malibasa, demonyo ka kasi. Ha? Ay, hoy! Bawiin mo yung sinabi mo, ha? Kahit hindi ako marunong magdasal, naniniwala ako sa Diyos. Ay, taika. Bakit? Bakit tayo magdadasal? Ambring, alam mo si Kapitan nasa critical na kalagayan. Inatake na naman siya dahil sa heatwave. At kung hindi niya malalampasan ito, naku, patay tayo. Dahil si Kagawa na doon ang magiging Kapitan at siya. Aalisin tayong CBO. Ano? Ay sige, sasama na lang kitang magdasal. Sige. Sabi mo, hindi ka marunong magdasal. Ha? Ay, Kwan, alam ko na ngayon. Ay, sige, magdasal na tayo na sana maligtas si Kapitan. Pining, Pining, nasan si Kapitan? Ha? Nasan siya? Ayun, doon oh. Nandun siya. Halika, pumasok tayo sa kwatong yun. Doon ang sinabi ng nurse na kinaroroon na niya. Halika, Veronica. Halika. Doktora Munoz. Nandyan ba si Doktora Malitben? Ha? Pining, nakatalukbong na si Kapitan ng puting tela. Ha? Oo nga. Kung ganun, wala na si Kapitan. Hindi niya nalampasan. Namatay na siya. Ha? Hindi totoo to. Hindi, Pining. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Hindi ko kaya. Ikaw nang bahala sa barangay hula, Pining. Ha? Anong gagawin mo? Wag, Veronica! Wag! Teka, kakantahin ko yung kanta ni Sara. Sa tuwing nakikita kong magkasama kayo, naiinis ako at nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nagkakaganito. Sadyang nasasaktan, kahit di rin tayo. Mag-usap nga tayo. Ay, kuya, nandito ka na pala. Halika, duwit tayo, kuya. Kunwari,
Ako si Moira de la Torre. Ikaw naman si Jason Marvin. Sabi nila, balang araw... Babarilin na kita eh. Ha? Ay, bakit kuya? Kumakantang tao eh. Pinipigilan mo ko. Sige na kuya, doon tayo. Eh, kunyang talagang hindi ka na matitino. Ay, ha? Bakit? Matino naman ako, kuya. Kayo ni Karyong ang hindi matino eh. Bisit kayong dalawa. Ay, pareho kayong killjoy. Anong killjoy-killjoy na sinasabi mo dyan? Hoy, Punyang, napakalaki ng problema ngayon. Huwag mo nang dagdagan pa. Eh, problema nyo lang yan, kuya. Huwag nyo nyo ako idamay. Eh, talagang wala ka ng silbi sa bahay na ito, Punyang. Makaalis na nga. Ha, saan ka pupunta, kuya? Mag-duit pa tayo. Yung bago na kanta ni Shaira. Ang puso ko'y eh, tama na, Punyang. Naramtado ka talaga. Mamamatay ako sa consumption sa'yo. At hindi sa heatwave. Ang mabuti pa, maglinis ka dito sa bahay. Baka bangkay nang iuwi si Bayaw. Bakit, kuya? Anong nangyari kay Karyong? Ano? Inatake na naman siya sa puso. Na heatwave. At ang sabi ni Dr. Imperial, baka raw hindi na niya malampasan ito at ikakamatay na niya. Ano? Ay, nasa si Karyong, kuya? Nasaan siya? Nandun sa ospital. At naghihingalo na. Dalihan mo, pare Punjeng, dalihan mo. Kailangan mo malaman kagad dito nila kagawad Asyong at kagawad Adong. Oo, pare boy. Sige, bilisan pa natin ang patabo. Pero baka malampasan uli natin ang bahay nila. Hindi, ayun ang bahay ni kagawad Adong. Ha? Saan? Natatanaw ko na. Bilisan natin para maiparating natin sa kanila ang balita. Oo, pare. Tiyak, magugula na siya sa babalita natin ito. Anong nangyari sa atin? Bakit tayo nakahiga dito sa lupa? Hindi ko alam, pare Bunjeng. Hoy! Pare, nahit-anran tayo. Ano? Ay, bumalik ka rito. Isugod mo kami sa ospital. Pare boy, ay! Tinabuhan tayo ay nakasagasa sa atin. Delikado, ay, parang napisa yata tayo, ha? Bakit hindi ako makatayo? Ha? Pare, natapon yata ang utak ko. Natatagod ako. Ayaw ko tignan. Kailangan umingi tayo ng tulong. Tulong! Tulungan nyo kami! Night and kami! Tulong! Pare, tingin mo, ang yabang talaga ni Karyong, ha? May plano pala silang magpalaro. Ay ano, ang daming tarpulin na pinakabit. Tingnan mo, oh. Pare. Laro ng lahi 2024. Wala na. Tayo na ang magpapatuloy ng proyekto na ito. Oo, pare. Ikaw na ang kapitan ngayon dito. Ayan, nandito na pala tayo sa barangay hall. Papasok na tayo, ha? Sige. Veronica, Piling, nasan kayo? Pakitimpla nyo nga kami ng kape. Bilisan ninyo!
Veronica! Pare. Pinay! Wala yatang tao dito sa barangay hall, eh? Ha? Naka. Eh, baka nandito sila sa opisina ni Kalyong. Ika? Oo, pare. Pagkatapos ng turnover ceremony, papasok din ako dyan at magpapalamig din ako. Oo, pare. Sandali. Papasok tayo. Sige. At magpapalamig. Halika. Ang pinto, ha? Sino kaya? Sino? Multa! Multa! Kaya ang nakita ni Kagawan Asyong sa opisina ni Karyong. Mga gilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!